Hi there! Isa ka ba sa mga taong nag-aaral at naghahanda upang makapasa sa LPO examination? Well, marahil gusto mo nang makakuha ng non-professional or professional driver's license. So, sit back, relax, and study hard. Welcome to GT Garage! Number 1. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. mga pribadong sasakyan, B. pampasaherong sasakyan, o C. anumang uri ng sasakyan. Ang tamang sagot ay A. Laging tandaan na ang non-professional driver's license ay para lamang sa mga private vehicles o private na sasakyan. Number 2. Matapos kang lumampas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangang A. tignan ang rearview mirror at iyong nilagpasan, B. lumingon sa iyong nilagpasan, C. huminto. Ang tamang sagot ay A. Pagkatapos nating mag-overtake, laging gamitin ang rearview mirror at sideview mirror upang tignan ang distansya ng sasakyan sa ating likuran. Number 3. Ang public service law ay nagbabawal sa mga driver ng PUB na makipag-usap sa mga pasahero habang ang sasakyan ay A. nakaparada, B. umaakyat ng bundok, C. umaandar. Ang tamang sagot ay C. Hindi naman totally bawal ang makipag-usap, basta siguraduhin lang hindi umaandar ang sasakyan habang nakikipag-usap ang driver. Number 4. Saan ka dapat huminto sa traffic light? A. huminto malapit at bago ang stop line, B. huminto ng may 1 metro bago ang stop line, C. lumampas ng bahagya sa stop line. Ang tamang sagot ay A. Ang kailangan lang ay hindi masyadong malayo at hindi dapat lalagpas sa linya bago ang stop line. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. katapusan ng kalsada, B. cruise na daan, C. liliko ang kalsada pa kaliwa o pa kanan. Ang tamang sagot ay C. Well, from the arrow itself po, right and left, ibig sabihin, pwede kayong lumiko either right or left. Number 6. Ang driver na nasuspinde ang lisensya ay A. maaaring magmaneho sa oras ng matinding kagipitan, B. maaaring makapagmaneho kapag may kasamang mayroong lisensya, o C. hindi maaaring makapagmaneho sa kahit anong kadahilanan. Ang tamang sagot ay C. Basic lang yung rule natin dyan. Kapag ikaw ay walang lisensya o suspindido ang iyong lisensya, hindi ka pwedeng magmaneho. Number 7. Ang mga speed limit sa mga kalsada ay dapat isipin na A. inirerekomendang tulen sa pinakamainam na kondisyon, B. inirerekomendang tulen sa pinakamasamang kondisyon, C. inirerekomendang tulen sa kahit anong kondisyon. Ang tamang sagot ay A. Ang speed limit ay laging naka-adjust sa best weather condition. Ibig sabihin, kung umuulan o bumabagyo, kailangan nating mas bagalan ang pagpapatakbo. Number 8. Kung ang kasalubong na sasakyan ay lumampas sa linya sa gitna para kumaliwa, ikaw ay dapat na A. dagdagan ng bilis para maunahan mo siya, B. bumusina para maghudyat na ikaw ay mauuna, C. magbigay daan at hintayin na mawala ang traffic. Ang tamang sagot ay C. Ito, laging tandaan, kapag nakita natin yung katawan ng sasakyan ay lumagpas na sa linya at siya ay liliko pakaliwa, laging mag-give way. Question number 9. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng A. 1 metro mula sa likuran ng sasakyan, B. 3 metro mula sa likuran ng sasakyan, C. 2 metro mula sa likuran ng sasakyan. Ang tamang sagot ay A. Laging tandaan na gumamit ng pulang bandera o pulang ilaw at ilagay ito ng 1 metro mula sa likuran ng inyong sasakyan. Question number 10. Ayon sa RA 4136, ang preno sa bawat sasakyan maliban sa isang motorsiklo ay dapat A. binubuo ng isang mahusay na footbrake at handbrake, B. binubuo ng isang mahusay na footbrake na gumagana ayon sa nilalayon,
C. Binubuo ng brake fluid sa lahat ng oras. Ang tamang sagot ay A. Para sa mga sasakyan na may apat o higit na gulong, kailangan meron silang dalawang hydraulic brake system. Number 11. May isang kotse na nakapwesto sa isang interseksyon at naghihintay na makaliko pakaliwa nang biglang naging pula ang ilaw trapiko. Sino dapat ang mauna? A. Ang driver na naipit sa interseksyon at naghihintay na makaliko pakaliwa. B. Ang driver na liliko pakanan. C. Ang driver na nahuli sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay A. Kahit nagkulay pula yung ilaw, hindi po pwedeng pababalikin yung mga sasakyan. Kailangan magbigay daan muna para sa kanila bago tumawid. Question number 12. Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat ay A. Bumusina kada 15 segundo. B. Bumusina kapag naramdaman mo na may kasalubong na sasakyan. C. Bumusina kapag palapit sa isang blind curve. Ang tamang sagot ay C. For safety purposes, mas maganda pa rin na bumusina, lalo na pag ikaw ay nasa blind curve. Number 13. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa A. Kondisyon ng kalsada at panahon. B. Kakayahan ng sasakyan. C. Kakayahang magmaneho ng driver. Ang tamang sagot ay A. Tayo ay dapat laging mag-adjust sa uri ng kalsada at uri ng panahon na meron tayo. Question number 14. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay paparating sa isang pedestrian lane? A. Huminto at magbigay daan sa kanila. B. Panatilihin ng mabilis at bumusina para sila ay tumabi. C. Bilisan para maunahan mo sila. Ang tamang sagot ay A. No buts, no ifs. Laging magbigay sa mga taong tumatawid gamit ang pedestrian lane. Question number 15. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Baku-bakong kalsada. Ang tamang sagot ay C. Kapag nakakita ng simbolong ito, try to slow down dahil expect mo na malubak yung kalsada malapit dyan. Question number 16. Ano ang nararapat na asal kapag ikaw ay pinara ng traffic enforcer? A. Huwag pansinin ang traffic enforcer at bilisan ang patakbo papalayo. B. Huminto at makipagtalo sa traffic enforcer. C. Isuko ang lisensya at ibang dokumento kung hingin ito. Ang tamang sagot ay C. Isuko ang lisensya o iba pang dokumento na hinihingi nila. Of course, huwag kalimutang itanong kung ano ang violation nyo. Question number 17. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. B. Bumusina. C. Magpatakbo agad. Ang tamang sagot ay A. Bago umalis ng paradahan, laging i-check ang likod, gilid at unahan kung merong mga tao o padating na sasakyan for safety purposes. Question number 18. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot o gustong mag-overtake? A. Gumawi sa kanan at huminto. B. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. C. Bumusina at hayaan itong lumagpas. Ang tamang sagot ay B. And go to the right lane, slow down, and palagpasin mo na. Okay lang yan. Question number 19. Bago makapag-apply ang isang motor vehicle ng prangkisa sa DOT, ito ay dapat na nakarehistro sa A. Constabulary Highway Patrol Group. B. Philippine Motors Association. C. Land Transportation Office o LTO. Ang tamang sagot ay C. Sa pagkuha ng franchise sa DOT, dapat nakaregister dito sa LTO. Question number 20. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay A. Kakaliwa. B. Kakanan. C. Hihinto. Ang tamang sagot ay B.
marami tayong hand gestures sa pagmamaneho. Isa dito ay ito. Ibig sabihin yan, liliko ka ng pakanan.